So yun, good day, hello mga idol. So may gagawin tayo ngayong CRTTV China. Nova ang tatak niya mga idol. So yung sabi sa atin ay may sumisirit daw sa loob. Tapos walang sound. So saksak natin mga idol. Then on natin. So yun, meron nga siya mga idol, no? So pinatay ko agad, baka lumala yung sakit. So pakinggan nyo, patayin ko lang agad. Ilalapit ko yung cellphone sa TV para marinig nyo. At medyo maamoy mga idol, mukhang may umuusok. So buksan natin mga idol. So baka playback yung problema na to. Bali, ito na yung board niya mga idol. Saksak natin muna. So mukhang playback nga siguro kasi meron ng tape yung dulo ng playback. So baka dito yung sumisirit mga idol. So testing natin, saksak. Kung dyan nga, makikita naman natin yan. Oops. Medyo nakakatakot yung sirit na yun. Pero hindi yata galing sa playback mga idol. So isa pa. Saksak natin ulit. Bunutin lang natin agad. Dito natin silipin. So mukhang hindi galing sa playback mga idol. Kasi kung galing sa playback, kung galing yan sa playback, makikita natin yung pag-spark na to, no? Tatama yan dito sa ground. Mag-spark yan kung dito ang sirit. Bali, yung gagawin natin mga idol, ihang muna natin yung kanyang B+ para ma-trace natin kung saan nanggagaling yung pagsirit niya, no? So pag nahang natin yung B+, syempre hindi gagana yung playback transformer. So pwede nating ma-trace kung nasa primary ba or nandito talaga siya sa may playback ang pagkasirit. So hang natin muna yung B+. So tanggalin lang natin yung mga connection. So yan mga idol, inangat lang natin yung isang paa ng resistor. So ayan yung B+ ng flyback. Ito. Tinanggal muna natin, no. So kapag sumirit pa rin mga idol, ibig sabihin nandito yung problema sa may power supply. Kasi putol na yung linya dito mga idol. Papuntang flyback na yan, yung hinang natin, yung resistor. Papuntang B+ ng flyback. So pag sumisirit pa rin, ibig sabihin nandito yung baka chopper transformer. Pero kapag nawala ang sirit, flyback na talaga yon. So try natin isaksak ulit kung tutunog pa. Ewan ko kung naririnig sa video yung pagkasirit niya, no? Pero sa personal naririnig talaga siya. Ilalapit ko yung camera para marinig nyo. Isaksak ko na mga idol. So meron pa rin, no? Naglalagatik-lagatik pa rin. So baligtarin nga natin, lapit natin. So meron pa rin siya, may tumutunog pa rin. So ang gawin natin mga idol, sukatan natin yung kanyang supply. Baka over voltage, kasi pag mga ganyang sumisirit, mukhang sa chopper transformer nang gagaling yung tunog. So malamang baka over voltage to mga idol. At nangangamoy, may nangangamoy, baka kapasitor. So mukhang kapasitor nga, bloated yun, no? Nag-bloated yung isang kapasitor. At mainit yung kapasitor mga idol. Ayan, ang init. Wala kasi tayong pang test ng temperature. So yung ibang kapasitor, okay naman. Yung B+, mainit. Mainit yung B+. Yan, lobo na. At pansin ko yung vertical pumutok. So baka over voltage nga ang sakit na to. So wala rin daw to sound. Baka pati audio IC sisira ah. So hindi naman pumutok yung audio IC. Pero malalaman natin mamaya kung sira yan. Gawin muna natin ay mag voltage check para malaman bakit sila, bakit nag bloated yun at pumutok yung vertical. Kaya pala may mga nangangamoy.
gawin natin ay voltage check tayo sa secondary. So tignan nyo na lang tester mga idol, tutok ko na to sa B plus. Dito na lang para kita nyo. Yan. Ayan yung kanyang 110 supply. Oops, sobrang taas nga at mukhang bumigay na yung capacitor. Yan ang umuusok ko. Mukhang bumigay na yung capacitor natin. Umuusok ng sobra. Saksak natin ulit mga idol. Yan o, umuusok yung capacitor. Latayin natin yung flush. At mabaho. So, sira na yung capacitor natin mga idol. At mataas nga supply. Sukatan natin ulit mga idol yung supply ng B+. +170. Yun, umusok ng sobra. 170 yung B plus natin. So mukhang may problema sa feedback. Wala, hindi na nawala yung usok. Mausok ng sobra yung capacitor. Hindi na nakasaksak. So hang natin mga idol. Ay, wala tayo ehang. So ganito mga idol, sa feedback ang problema na to. Pag mataas 170 ang kanyang B plus, dapat 110. Ang gawin natin ay palitan natin yung kanyang trimmer. So kadalasan sa ganyan kasi bihira masira yung tatlong resistor na to sa China. Ang kadalasan dyan yung kanyang trimmer kinakalawang. So check natin kung kinakalawang. Maya na natin palitan yung vertical. Tapos yung kung sira ang audio IC, mamaya na rin natin palitan. Tapos yung capacitor, mamaya na rin natin palitan kapag napanormal na natin yung supply. Kasi kung papalitan natin yan, mapuputok lang ulit yan. So baka nga ang etch out sira. So mukhang hindi sira ang etch out kasi kung sira to, magsushorted to. So wala tayong B plus na masusukat. Yan yung kanyang trimmer mga idol. So bunutin natin. So nabunot na natin yung kanyang trimmer. So check natin. Mukhang okay naman niyo. So try natin actual replace mga idol. Bunot muna ako sa ibang board. Cut ko muna yung video. Kahanap na tayo. So ito yung luma. Ito yung ipapalit natin. Bunot lang rin sa ibang board. So kakabit na natin. Nakapalit na tayo. So try natin kung normal na ba yung supply. So bunutin agad natin kapag narinig natin yung sumirit, no? So ibig sabihin nun mataas pa rin. So wag na natin hintayin kung hanggang saan yung voltage natin dito kasi nasukat natin kanina na 170. So saksak natin kung maririnig pa natin yun. So meron pa rin mga idol. So ibig sabihin hindi trimmer, no? Kasi mukhang good pa rin talagang trimmer niya, no? Wala pa gaanong kalawang. So ang feedback kasi mga idol, ayan yung pinaka marites, no? Or yung chismosa ng ating power supply. So itong optocoupler mga idol ay may ilaw yan. Siya yung nagsisignal kung ilan na yung binabato, no? Kapag mahina na ang ilaw niyan, ibig sabihin magdadagdag yan siya ng voltahe sa secondary. So siya yung nagsasabi sa regulator kung kailangan pang magdagdag ng supply sa pamamagitan ng ilaw. So pag malakas ang ilaw, ibababa niya yung supply. Kapag mahina ang ilaw, ibig sabihin nagdadagdag siya ng supply. So baka mahina na ilaw ng kanyang optocoupler. So palitan natin yung optocoupler niya mga idol. So ito yung kanyang optocoupler mga idol. Ayan yung kanyang part number 817. So hanapan ko muna ng pamalit. Ayan mga idol, nakahanap na tayo ng pamalit. So ito yung dalawang pinalit na natin. So yung trimmer niya tapos optocoupler. So ito yung ipapalit natin, bunot lang sa board. So saksak ay ano na natin, kabit. So sa pagkabit na to mga idol ay kung mapapansin nyo may bilog sa ila
Ayan, bilog na yan. Ayan, yung bilog na yan, ayan yung nasa secondary. So, huwag nyong ibabaligtad. So, kabit na natin. So, yan mga idol, nakabit na natin yung kanyang optocoupler. So, try natin siyang isaksak. So, tandahan lang pag saksak, tapos bunot agad kapag sumisirit pa rin. So, yun mga idol, wala na siyang sirit. So, hindi na maingay yung kanyang chopper transformer. So, try natin siyang sukatan. So, patayin na natin yung flush. Yan. So, sukatan natin yung kanyang B+. So, yun, meron na siyang 109.9. So, 110 na rin. So, normal na yung kanyang B+, mga idol. So, confirm, sira nga yung kanyang optocoupler. So, malamang hindi na umiilaw yung kanyang optocoupler. Or iba na yung liwanag, no, mahina na. Kaya yung binibigay niyang signal para sa regulator ay, siyempre dahil mahina ang ilaw, iisipin ng regulator na mababa yung supply. Kaya ang gagawin ng regulator, magdadagdag siya ng supply kasi mahina na yung ilaw. Hindi na sakto yung liwanag na nakukuha niya. Kasi ito ay parang switch lang to mga idol, nakadepende to sa kapag malakas ang liwanag, so naka-short din siya. Kapag mahina ang liwanag, parang may resistance. Yung may resistance lang to na switch ang trabaho niya. So kapag mababa ang resistance, ibig sabihin mas malakas ang ibibigay niyang supply dito sa secondary. So mga idol, napa-normal na natin yung supply. So ngayon, palitan na natin to ng vertical IC. Tapos balik na natin yung kanyang resistor sa B+, tapos palitan na natin yung capacitor. So, para malaman natin kung ayos pa yung audio IC. So, sabi kasi sa atin, walang sound. So, baka sira rin yung audio IC. So, check ko na rin yung edge out kasi mataas ang B+. So, baka nasibak na pati ang edge out. Pero sa tingin ko, kung nasibak ito, ay wala tayong masusukat na B+ kanina, no? Kasi pag alam naman natin kapag ang B+ nag-short sa ground ay magiging 0 volts. So malamang naka-standby ito, so hindi gumagana yung etch out natin kaya hindi na damay. So check natin mga idol, double check na lang. So yan mga idol, nakapalit na tayo ng vertical IC at capacitor. So yan, capacitor niya. Yung vertical IC ay binunot lang rin natin sa subboard. Then check natin mga idol, yung edge out hindi ko na pinalitan, good naman siya sa tester. Tapos binalik na rin natin yung B+ na resistor. Check natin to, baka may singaw rin. So baligtarin lang natin yung board, board. So sukatan natin mga idol, saksak natin. Check natin yung kanyang B+. So, meron siyang 109.9, so 110 na rin. Check natin yung kanyang vertical, mga idol. So, meron siyang 23 volts. So, palitan ko lang kapasitor na ito mamaya kasi baka naapektuhan dahil over voltage to. Check natin yung kanyang papuntang jungle supply, 10 volts. Tapos, check natin yung kanyang audio na 15 volts. Walang audio ah. Walang audio. Uy. Walang audio. So, meron. 14.14. Check natin kung nakarating siya ng audio IC. Pin number 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 14.14. So, nakarating naman yung supply. So, bakit walang sound? So, chinek ko ang speaker na to. Good naman. Check natin yung kanyang supply ng jungle mga idol kung may 8 volts. So meron naman, check natin yung memory, SDA at SLC. Meron sa SDA, sa SLC, tapos sa may BCC niya. Meron naman kompleto pero walang heater mga idol. Wala tayong nasusukat. Check natin yung kanyang 180 volts. So 0.2. Walang
Supply check natin yung HDT, bakit hindi nag-oscillate. So kahit hindi nag-oscillate to, dapat may supply tayo pala dito na B+. Bakit walang B+ tayong nasukat? Check natin HDT. So 13 volts so meron. Check natin yung pinaka-flyback mga idol, bakit hindi nag-oscillate. So yun, wala nga pala. Walang supply ang flyback niya. So ito yung resistor na hinang natin. So open. So kanina hinang natin yan. Ayun pala, open na rin pala siya kahit ibalik natin, kahit hindi na natin hinang. Kaya pala hindi nadama yung edge out sa pagkasibak. Overvoltage siya pero hindi nadama yung edge out kasi open yung resistor. So nag-oscillate na kasi siya. Ayan o, may 9 volts na siya dito. Pero yung flyback hindi. So ayan, 109 pagtawid. Sa kabila, wala. So palit muna tayo resistor mga idol. So nag-open yung resistor ng B+. So yan, nakapalit na tayo ng resistor mga idol. Ito, open na yan. Kaya pala nagtataka ako. Kasi itong dalawang kapasitor na to, naka-parallel yan mga idol. No? Pero isa lang yung lumobo na 160 na kapasitor. 160.47 UF. Ayun pala, open yung resistor natin. Kaya hindi na nadamay ito. Pati siguro baka ayos din ang flyback natin tapos yung edge out. Kaya hindi rin nadama yung edge out. Kasi nag-open yung fusible resistor natin. So mahalaga talaga yan mga idol. Kaya ibalik natin. No? Huwag natin i-jumper. So pag ganyan, huwag natin i-jumper. Kasi kung wala yan mga idol, ay posibleng lumaki ang sira. So sukatan natin ulit mga idol. Kung okay na ba. Saksak natin. So yun, nag-oscillate na siya at may heater na rin. Gumana na yung heater. Check natin yung 180. So mayroon siyang 170. Check natin ulit yung B+. So 109.6. So check natin mga idol yung kanya screen. Yun, okay na. Lagyan natin ng antena kung may sound. Kasi walang sound daw to eh. So may sound naman siya mga idol. Jory, sasagot po. Sasagot. So ang sabi kasi walang sound. May 15,000 ka na. So okay naman yung sound. Okay naman yung speaker. Mukhang hindi nasira yung kanyang audio IC. Tanong ko lang, sasagot ba tayo? So siguro hanggang 20 volts lang yung tinaas sa may supply ng audio. Kaya hindi nadamay. So kaya pa niya kasi yan hanggang 24. So okay pa naman yung audio natin mga idol. Gumagana naman. So aayusin ko na lang to. Hindi ko na ipapakita yung pag tatapalan ko na lang rin ng epoxy to kahit walang singaw no, para sure ball na hindi na gumagalaw-galaw. So para sure ball tayo na at least kahit paano tumagal pa yung playback niya. Tapos ito aayusin na rin natin to. Papalitan natin anode cap. Medyo may sirit ng kaunti. So hindi ko na ipapakita yan mga idol. Ang importante ay napakita natin kung papaano magpababa ng B+. So kung papaano ipanormal. So hanggang dito na lang mga idol. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. Marami pa rin kasi tayong aayusin dito. Yung pindutan niya ay nagluloko na rin. So papalitan na rin natin yung mga pindutan. Then yung kanyang mga hinang ay bugbog na kasi yung board mga idol. Yan o, may mga jumper na. So, ayusin natin ng mabuti. So, kukuskusin ko na lang yan, yung circuit. Tapos, ihinang natin ng panibago. So, hindi ko na ipapakita yan mga idol. At least, napakita ko na sa inyo na okay na yung TV.